Welcome to my YouTube channel. May bago na naman po tayong latest updates. Ito po yung napakagandang award na natanggap ni Alden Richards at matatanggap naman po ni Maine Mendoza. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh para sa iyo po talaga ang video na to at hindi ka nagkamali sa channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber dito po mga kaldab sa bagong update natin. Eh talagang masisihan po kayo mga kaldab. Ang unang-unang nakikita nyo po sa screen na yan, eh ang award po na bago na naman po na natanggap ni Alden Richards sa GEM mga kaldab. Siya na naman po ay tinaguri ang best actor in TV series for The Gift from the Port James Awards 2019 ASEAN Multi-Star Awards. Alden Richards received the awards from best actor in a TV series for The Gift. Na sinabi ko naman po talagang napakagaling po at napakaganda. Alam niyo naman po ang Guild of Educators, Mentors and Student ay talaga naman pong pinuri si Alden Richards mga kaaldab. Kaya uulitin natin, congratulations again Alden Richards. Well, pag-usapan po natin ang The Gift. Karamihan po naman po sa inyo mga kaaldab o hindi ko naman po nilalahat ay hindi po pinanonood ang The Gift dahil ang gusto nga po nila ay ang talagang makatambal ay si Mengay mga kaaldab. Well, nire-respeto ko naman po lahat ng mga opinion nyo at sinasabi nyo sa channel na to. Ito talagang kailangan po ay huwag supportahan si Tisoy para ibalik ng GMA Network ang tambalang Mengay at Tisoy. Pero sabi ko nga po sa inyo, at Alden Fanatics po talaga ako. Susuportahan ko po talaga si Alden Richards saan man po mapunta mga kaaldab. At ganun din naman po si Mengay. Sinusuportahan ko din po siya hanggang sa huli. Kumbaga, silang dalawa pa rin po ang aking sinusuportahan. Magkaroon po sila ng magkasama sa movie at hindi magkasama. Well, karamihan po kasi pag sinabing ayokong panoorin yan, gusto ko magkasama silang dalawa. Eh, nire-respeto ko naman po yun. Kumbaga kasi, kanya-kanya naman po tayo ng gustong mangyari sa dalawa. Gaya po ng ikukwento ko, talagang napakaganda po ng istorya ng The Gift. At siyempre, sinasamahan din po siya ng mga talagang taong magagaling din po mga kaaldab. Na hindi mo pwedeng sabihin hindi magagaling dahil kahit sabihin na natin nakasama niya ay mga palaos na o hindi na puro sikat, eh nagagawa pa rin pong ibigay ang pinakamagandang eksena para po kay Alden Richards. Kung si Alden Richards lang naman po yan, ay hindi po talaga niya magagawa ang mga magandang eksena kundi rin po sa tulong ng mga artista ng GMA 7. Yan po mga kaaldab ang patunay na marami pa rin pong nagmamahal at sumusuporta. Hindi man siya mag-click, hindi man siya kumbaga mga kaaldab, nagtitrending at sabihin na po natin na talagang medyo mababa po ang rating, sinasabi lang po ng GMA na mataas, although kukunti lang po talaga ang sabihin na po natin ng totoo na yung karamihan po talaga ay ayaw pong panoorin. Malalaman nyo naman po yan sa ratings kapag ka inilabas na, talagang hindi po silang dalawa nagtutugma, ang ABS-CBN at ang GMA Network. Well, alam nyo naman po na medyo mabigat din ang kalaban ng The Gift. Well, punta naman po tayo sa ating pinaka second update. Dito po mga kaaldab, sa pangalawang update natin ay siyempre hindi po papatalo si Maine Mendoza dahil nga po mga kaaldab meron naman po siyang aabangan na First Paragon Critical
Critics' Choice Award, the shortlist Best Actress. Ito po, mga kaaldab, ang pinag-uusapan ngayon sa social media na isang beses lang po pumasok si Mengay sa shortlist. Eh, nominado po agad siya para po sa pagiging Best Actress. At hindi lang po yan, mga kaaldab, hindi lang yan. Mga talagang kalaban niya na po yan, eh, talagang gumagawa na ng mga ganyan shortlist. At sabihin na po natin, dehado po si Mengay kasi lahat ng kalaban niya ay karamihan po ay mga nananalo na pagdating dyan. Di po ba? Well, isipin po, tignan po natin at basahin ang mga kalaban niya. Hindi naman po pipitsugin at medyo walang sinasabi. Kita nyo naman po si Lisa Soberano, Nadine Lustre, Catherine Bernardo. Well, yan pa lang po yung mga mabibigat na mga katunggali ni Mengay. Well, hindi naman po natin ine-expect o sabihin na siya mananalo. Ang pinupunto lang natin dito, mga kaaldab, eh, syempre, kumbaga, nakakabilib at marami na naman pong nagtataasan ng kilay, lalong-lalo na po sa GMA Network. Naakalain nyo po, eh, si Mengay po ang lalaban sa mga artista po ng GMA 7 na ng ABS-CBN na gayong wala naman pong makakuha o wala po sa listahan ang GMA Network Artist Center. Well, correct me if I wrong, mga kaaldab, dahil ito lang po yung nakita ko o sasabihin naman po, si Mengay lang naman ang tinitignan mo at hindi mo tinitignan ng ibang artista. Well, respeto po sa ibang artista kasi talagang mga pangalan po kasi ng mga bigatin sa ABS-CBN eh sumasabay po si Mengay, kaya hindi man po natin nakikita, eh siguro naman po eh meron din. Pero sabi ko nga po, eh wala po akong napansin. Ang shortlist Best Actress, mga kaaldab, ay ilalabas na po o makikita po sa finale at i-announce po siya sa January 29, 2020. Yan, mga kaaldab, eh talaga naman pong aabangan po natin. At hindi lang po yan, mga kaaldab, titignan din po natin kung magbawagi po ang isa pa with feelings para sa Best Original Story, mga kaaldab. Yun po yung aabangan natin, gaya po lagi ng ina-update natin, mga kaaldab. Napakarami na naman pong magtataasan ng kilay dito sa inilabas po ng short film Best Actress. Kumbaga, nominado pa naman po, mga kaaldab. Hindi po naman natin ine-expect na siya po yung mananalo, gayong napakarami po ang magiging kalaban ni Mengay. At yung iba po talaga ay mga veterano na, o sabihin po natin mga dalubhasa na po pagdating dyan sa mga ganyang short film. Samantalang si Mengay po ay isang beses lang po pumasok at ang kanyang una pong ginawang pelikula ay isa pa with feelings. At nakakamangha po dahil sa top 3 ay nakuha po agad ang movie nilang isa pa with feelings para sa Best Original Story, mga kaaldab. Sigurado po, mga kaaldab, na ibabas na naman po rito si Mengay. Kumbaga, gagawa na naman po sila ng issue para wag pong maganap o mangyari ang nangyayari kay Alden Richards na tumatanggap po ngayon ng sunod-sunod na award sa pagiging Best Actor. Biruin nyo, mga kaaldab, napakaganda po itong pasok ng 2020 para po kay Alden Richards, dahil nga po sa unang taon pa lang ay nakatanggap na siya ng Best Actor in TV Series, na kung saan po talaga naman pong nakakataba ng puso. Gaya po lagi ng sinasabi ko sa inyo, mga kaaldab, although yung iba po ay sinasabing huwag nating suportahan ang solo project ng isa, ay suportahan po natin ang dalawa. Depende po yan, mga kaaldab. Sabi ko nga po lagi, eh mahal po natin ang aldab.
True-blooded Aldab Nation po tayo, sinusuportahan ko rin po si Tisoy at si Mengay. Kumbaga, nire-respeto ko po ang dalawa. Depende na lang po sa inyo, pero hindi ko naman po sinasabi sa inyo na tanggalin niyo yung paniniwala ninyo. Kumbaga, kanya-kanya po kasi tayo ng mga reaction. At syempre, dun din po tayo sa ating iniidolo na Aldab. Hanggang dito na lang po ang latest updates natin, mga ka-Aldab. Kaya kung bago pa po kayo sa channel na to, subscribe na po kayo para lagi po kayong update sa galawang Aldab. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.